Kung maniniwala ka na may mga creation dito sa mundo, maniniwala ka rin na may creator, kasi hindi na lang basta-basta mag-i-exist into something ang bagay kung walang lumikha, tulad ng mga nasasaksihan natin ngayon. Pero we can say the same argument about God existence. Kasi kung sinasabi natin na hindi kayang mag-exist ng something na walang lumikha, why can't God exist without being created by another, right? By something. So technically, if God can exist without being created, so existence must be there without being created. Diba? Existence can be there without being created. Okay, so ito po yung next... Ano pa? Sige pa. So ito po yung isang tanong ko. Naniniwala po ba kayo na ang pinakaunang taong nanirahan sa mundo ay si Adam? You know, etymology. Tama ba yung pagkasabi ko? Kasi yung meaning ng Adam, unang lalaki, unang babae. Regardless kung sino man yon, of course, may unang lalaki at unang babae. Pero very... ano bang minimin natin when we say unang lalaki o unang babae? Do we mean unang lalaki or unang babae ng lahi natin bilang modern Homo sapiens? Or unang babae or unang lalaki ng lahi natin mismo dun sa pinaka-pinaka-root ng evolutionary process ng mga early hominids? Wait lang, sir. So naniniwala pa rin kayo na nagmula tayo sa mga sapiens, sa mga unggoy or... something na ano, hayop din nag-evolution sa tao. Naniniwala pa rin ito, kayo na ito yung take ko dyan, Memories, no? Let me explain. Medyo mahaba kasi sige, ito. Sige, so sige. Para makarelate ka din. Since bago ka lang dito sa live ko, I guess, hindi mo pa nakikita yung mga content ko, yung mga nakaraan kong mga contents, and hindi mo pa rin alam yung... Actually, chinik ko kanina. Yes, ideology ko about dyan sa evolution. Yes, evolution is true. Right? Evolution. Kasi hanggang ngayon, nakikita ng mga scientists yung palatandaan ng evolution. May mga scientific study na ginagawa ngayon kung saan nakikita nila na may mga pagbabago sa physical na anyo ng mga babies na pinapanganak ngayon. Tapos yung mga aso ngayon, mas malalaki na yung utak nila kumpara dun sa mga ancient breeds ng mga aso. Proven yan na scientific study. May picture yan, may video. Proven niya ng mga repeated experiment and observation. So yeah, tunay ang evolution. But dun sa evolutionary process natin, okay, dun sa evolutionary process natin, bago tayo maging tao, nagkaroon ng intervention. Nagkaroon ng intervention dun sa evolutionary process natin. When I say intervention, ano ba yung intervention na minimin ko? Kasi ganito, kung titingnan mo yung tree of life natin sa Britannica, tayong mga tao, makikita mo doon na hindi may mga like wala tayong mga direktang connection dun sa mga ibang lahi ng mga tao. Hindi tayo direktang kamag-anak ng mga Neanderthal, 'di ba? And yung other pang species ng mga sinaunang tao. So basically, napakagulo ng tree of life ng human evolution. Now, going back sa tanong mo. So, may intervention na nangyari sa evolutionary process nating mga tao. That's why naging modern Homo sapiens tayo. And ano yung intervention na yun? So, ito na, inire-ready ko na kayo kasi kung bago lang kayo dito sa platform ko, baka matawa kayo kung sasabihin ko na may nakialam sa genetics natin 100,000 years ago. 100,000 years ago, may nakialam sa genetics natin. Pinakaalaman yung genetics natin. And it was reported in different mythologies. It was reported in different mythologies. Anong naka-report doon? May nag-create sa pinakaunang tao. Unang lalaki at unang babae. Ang minimin doon is yung modern Homo sapiens. May nag-create, ibig sabihin, ano yung nag-create? Is something ba na spiritual or something na scientific? Of course, something na scientific. So, may pumunta dito, okay, sabihin na natin alien, okay, alien extraterrestrial 100,000 years ago, and then nakialam sila sa evolutionary process ng planet Earth, and then kaya nagkaroon tayo ng lahi ng modern Homo sapiens. Yun.
So, ito yung isang tanong ko, sir. Naniniwala ka sa mga teorya ng mga ibang writers, researchers, or something na nagkakaroon din ng interest sa pag-alam sa mga study ng kung ano yung kinukuha mong resources din ngayon? Ang tanong ko, sir, naniniwala ka po ba sa mga Biblia, sa Quran, sa Ganito mga kasi, banal Muslim na ka no kasulatan? memories. Muslim ka Opo. memories no. Okay. In fairness, mas respect, mas mag I think mas konti lang yung violence sa Quran compared dun sa Old Testament. Kapag binasa mo yung Old Testament, every page is all about brutality. Right? Kapag binasa mo yung Old Testament, pero sa Quran, medyo ano, medyo mabait. Sabihin na natin medyo mabait yung Quran. Unlike dun sa Old Testament. Pero yeah, so So, going back, ang tanong ko, naniniwala kayo sa pupunta tayo dyan. So Holy Scripture? naniniwala ba ako sa Holy Scripture? May mga certain truth sa may mga certain wisdom, not truth, but certain wisdom kang mapupulot sa kahit anong manuscripts, mapa-Bible man 'yan, Quran. Yep. May mga certain wisdom doon, like yung wisdom na huwag mong punahin yung mali sa iba. Tingnan mo muna yung puwing sa mata mo, nagsabi ni Jesus, and yun yung mga teachings ni Muhammad, and yeah. So, Okay, naniniwala so ba ako? When you say naniniwala ako, when you say naniniwala ako, what does it mean? Like, naniniwala ba ako sa sinasabi nila doon sa mismong, like, yung existence ni Allah or existence ni God of Abraham, ganun ba? Or, kasi, naniniwala ka doon sa Holy Scriptures ng mga ano, monotheism or Okay, so basically kung sasabihin mo kung naniniwala ba ako doon sa theology ng Bible at theology ng Quran, of course hindi. So, hindi ka naniniwala sa theology, pero naniniwala ka na yung Quran ay galing yan, or yung Biblia ay galing yan sa religious or something spiritual coming from God. Pero hindi ka naniniwala lang sa theory. Naniniwala ka lang na talagang nanggaling yun sa Panginoon na pinaniniwalaan namin, pero hindi ka naniniwala doon sa katuruan. Ganun po. Kasi po, ganito po kasi yan. Kung hindi tayo maniniwala sa Holy Scriptures, tanungin natin yung sarili natin, saan ba ito nanggaling? Sino ba ang sumulat? Sino ba ang nagpahayag? Kasi sa amin, sa mga Muslim, kasi Muslim ako, ayaw kong irepresenta yung Christian, baka magkamali. Naniniwala kami na una pa lang sa istorya ni Muhammad, sinabi na siya ay Nabiyil Ummi. Meaning, illiterate prophet. Hindi siya marunong magsalita, hindi rin siya marunong magsulat. Hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat. Bakit nagkaganon? Kasi para hindi sabihin ng mga tao na siya mismo yung gumawa ng Quran. So paano nabuo yung Quran? Isinulat yan sa kapanahunan ng kanyang mga apostol. So meaning, ganon din yung pangyayari sa paniniwala ng Kristyanismo sa nangyari kung paano nabuo yung Biblia. So naniniwala ka ba na galing yun sa Diyos, pero hindi ka naniniwala sa teorya ng Quran or sa katuruan or sa kung ano man ang Hindi ako mga naniniwala na utos? galing yung mga manuscript na yon sa Diyos kasi nga hindi ako naniniwala sa Diyos. At the same time, hindi ako naniniwala sa kung ano yung katuruan na itinuturo nung mga mag-interpreter ng mga manuscripts na to, regardless kung So ano mang denomination or ano. sa tingin niyo po, Prof, saan nanggaling yung mga Holy Scriptures kung hindi kayo naniniwala sa mga ganung katuruan or mga Ano kasi ano po yan? yung insights? Ano yung insights niyo doon po? Ako yung insight ko ganito. One. Stop you. Zoroastrianism. Yan, babalik na naman tayo no, sa Zoroastrianism. So, Zoroastrianism kasi may ganito. So, okay. Magsimula tayo sa History 101. History 101. Zoroastrianism. So, ang Zoroastrianism ay isa sa pinakamatandang religion. It predates Judaism and Christianity and especially Islam, okay? So sa Zoroastrianism may concept sila ng judgment day, may concept sila ng salvation, may concept sila ng good and evil, God versus devil, and kung saan nakalagay doon na sa katapusan sa judgment day ipapadala ni Ahura Mazda
ang kanyang mga ang kanyang mighty warrior, ang kanyang messiah na ang pangalan is Sashyant, and then pupuksain niya lahat ng evil forces sa mundo. Yan yung sasabihin nating revelation sa Zoroastrianism, Book of Revelation sa Zoroastrianism, prophecy sa Zoroastrianism na pagdating sa mga huling araw, darating si Sashyant and papatayin niya, pupuksain niya lahat ng evil forces sa mundo. Ipapadala siya ni Ahura Mazda, yung godhead ng Zoroastrianism. Now anyway, going back, so paano ba yung paniniwala, philosophy, ideology ng mga Persian, kasi ang Zoroastrianism ay religion sa Persia, sa Iran, paano ba yung na-convert into, paano ba yung napunta sa Judaism? Well, ganito kasi, si Heraclitus ay isang Greek philosopher and follower siya ng Zoroastrianism. So nagagawa siya ng mga books niya na connected sa aral ng Zoroastrianism. Isang Greek philosopher, Heraclitus, search niyo na lang. Now here comes Plato. Si Plato, after Heraclitus, naging bantog yung kanyang pangalan kasi isa rin siyang magaling na philosopher and na-impluwensyahan siya ng mga aral ni Heraclitus. Nadala ni Heraclitus yung paniniwala ng Zoroastrianism sa Greek, sa ancient Greece. Right? And then, na-impluensyahan nito yung mga writings ni Plato. And nung sinakop ni Alexander the Great ang Kingdom of Jerusalem, hindi lang mighty warrior yung daladala niya. Daladala din niya yung aral ng Zoroastrianism, aral ng Greek philosophy, all of those things, yung culture, daladala niya. So, na-impluensyahan yung mga Hudyo nung concept ng duality. Kasi ang mga Hudyo, hindi sila naniniwala sa concept ng duality. Hindi sila naniniwala sa concept ng afterlife. May tinatawag silang shol, concept ng shol. Pero ang concept ng shol sa mga Hudyo is that kapag namatay ka, matutulog ka lang ng mahimbing. Wala kang pupuntahan na location. That's it. And ang mangyayari is that kapag dumating na yung time, mariresurrect sila sa physical body. And then yung kingdom of heaven, dito mo matatamasa sa earth while you are in the physical body, hindi sa isang spiritual na location. Yan. So, nung na-impluensyahan ng aral ng Zoroastrianism, Greek philosophy, yung mga Hudyo, nagkaroon sila ng concept ng duality. Nagkaroon ng good versus evil, God versus Satan, all of those things, afterlife, heaven versus hell, judgment day, salvation, napawang hango lang sa Zoroastrianism. And itong mga tao na nagkaroon ng propaganda, na, dahil nung time na yon, marami nagki-claim ng Messiah. Sa ancient Palestine, kasi marami nagki-claim noon ng about sa Messiah. So, itong mga grupo na to, we cannot identify them kasi nangyari na to, wala tayong way para ma-identify kung anong pangalan ng mga tao na to. Wait lang, tatapusin ko lang to kasi maganda to. Nasa ano na ako, momentum. So, yung mga Messiah, yeah. So, meron doon mga nakiklaim na ako ang Messiah, ako yung Messiah, ako yung Messiah sa Old Testament, ganito, ganyan. So, nakita ng mga tao na to na manunulat ng New Testament yung potential na narinig nila sa mga story mula sa historical Jesus. You have to understand, bakit ko ginamit yung historical Jesus? Bakit hindi ko ginamit yung theological Jesus? Kasi magkaibang historical Jesus sa theological Jesus. Ang theological Jesus ay ang Jesus na pinalabas na Diyos ng mga manunulat ng gospel, lalo na sa Gospel of John. Okay? Kung saan makikita nyo. Pag binasa nyo yung, yung narrative ng New Testament, makikita nyo sa Gospel of Mark, hindi pa doon sinasabi na nagkaroon ng virgin birth, right? Parang normal lang yung buhay ni Jesus. Actually, ang Gospel of Mark ay nagtatapos lang sa 16:8. Nagtatapos lang sa empty tomb. Walang concept ng resurrection. Empty tomb lang. So, empty tomb lang. It could be naninakaw. It could be kung ano nangyari sa bangkay ni Jesus. We don't know. Pero walang nakalagay doon na na-resurrect siya. So, yung verse 9 to 20 ay idinagdag na lamang ng mga sumunod na mga eskriba ng New Testament. Wala talaga sa earliest, sa pinakaunang Gospel of Mark, yung account ng resurrection. Now, sa Gospel of Mark, wala tayong account ng virgin birth and wala tayong account ng resurrection. Pagdating sa Book of Matthew, nilagyan na, fill in na, nilagyan na ng virgin birth, nilagyan na ng account ng resurrection para ma-connect sa Old Testament. Now, para ma-connect yung narrative nila na si ng historical Jesus, yun yung Messiah para
para maipakita nila na tama yung claim namin na itong historical Jesus na to, ito yung Messiah. Kailangan nyo maniwala. So ang ginawa nila, nilagyan nila ng mga kwento para bumango yung potential ni historical Jesus para maging Messiah. And so yun, Gospel of Mark, Gospel of Gospel of Matthew, Gospel of Luke, makikita nyo doon yung virgin birth and resurrection. And pagdating sa Gospel John, doon na kiniklaim yung pagiging isa ni Jesus sa God of Abraham. Makikita nyo yung yung pilit nilang ipinapakita na, hey, hindi lang to basta Messiah, equivalent na siya ni Yahweh sa Gospel of John. Right? I know naman memories na, kaya nga 'di ba yung mga Muslim tinatanong nila yung mga Christian, saan mo mababasa na Jesus claimed na siya ay God? Hindi mo mababasa 'yan. Never in the New Testament Jesus uttered the word I am God. Before Abraham was I am, but it does not mean na he's talking about God. Maybe he's talking about reincarnation, kung sino man yung 'di ba before Abraham may mga nauna pang sabihin nating mga prophet or etc, mga wise men. So maybe he's referring to that, 'di ba? So anyway, yun nga, ganun yung narrative. And then here we go. Pagkatapos noon, nagkaroon ng Islam 500 years after Jesus' death in the name of Prophet Muhammad. Yeah. So yun. Okay, so nagets ko po yung... So bali, mayroon kayong konting belief sa teaching ng Zoroastrianism po? Ay, wala akong belief sa teachings ng Zoroastrianism. It's just that ginagamitan ko lang ng historical explanation as to why bakit hindi natin mapapagkatiwalaan yung mga manuscript. Kasi again nga, kumbaga, nai-impluensyahan lang yan ng mga karatig kultura nung panahon na yon, yung mga paniniwala nila about doon. Tsaka yung God of Abraham, si Yahweh, historically, supported to ng mga archaeological evidences na sinasamba si Yahweh sa Kanaan. Sa Kanaan, kasama ng mga iba pa dong gods. Like yung mga Kanaanite gods, sina Asherah, sina El. In fact, si El yung godhead sa Kanaan. Kumbaga, mini-gods lang itong si Yahweh, si Asherah, si Baal, Chemosh, all of those gods na na-mention sa Old Testament. And kung makikita mo, hindi naman dinideny sa Old Testament yung existence ni Chemosh. Sabi nga doon, ibigay mo ang kay Chemosh. Ibig sabihin, ina-acknowledge doon na tunay talaga na may Diyos-Diyosa na Chemosh sa Kanaan nung time na yon. Okay po. So ito po yung next question ko. Tapos na po tayo dyan. Actually, hindi ako nakikipag-debate sa'yo kasi inaalam ko lang ano yung mga insights, yung mga view mo tungkol sa mga religion at sa pagiging atheist mo. So ito yung next question ko po. Naniniwala po ba kayo sa dualism? Meaning, kung may umaga, mayroong gabi. Parang pair, kung may sama ng loob, mayroong kasiyahan. Kung may babae, may lalaki. Oo naman. Kung may malamig, mainit. So ito yung tanong ko. Maniniwala ka po ba rin na kung may nilikha, mayroong lumikha? Ay, okay. Ang problema dyan is that, okay, sagutin mo na yung dualism, no? Magandang tanong yan. Naniniwala ba ako sa dualism? Bago pupunta tayo sa tanong mo. Wait lang. So, naniniwala ba tayo sa dualism? Basically, ganito guys, no? May duality dito sa physical reality for us to experience. Kasi hindi tayo magkakaroon ng experience kung walang duality. Sabi mo nga, paano mo ma-experience ang kasiyahan kung walang kalungkutan? Paano mo ma-distinguish ang kilo sa tuwid? Paano ka magkakaroon ng experience ng north kung walang south? Paano ka magkakaroon ng experience ng east kung walang west? So basically, mahalaga ang concept ng duality. Mahalaga yung perception natin ng duality para magkaroon tayo ng experience dito sa physical reality. Kasi para ka lang tanga na hindi wala kang experience kung walang concept ng duality. Which is gift yung duality natin kasi by duality, magkakaroon tayo ng free will. Right? Kasi kung walang duality, how come na magkakaroon tayo ng free will? Like, philosophically, kung may duality, therefore, may free will din dapat. Right? Now, anyway, going back to your question, may lumikha at may naglikha. Very narrow understanding yan ng universe. Sad to say memories, no? Kasi hanggang ngayon, wala pa sa certainty sa physics, na yung universe natin is yung origin niya is Big Bang talaga. Actually, nung mga earliest 1900s, maraming mga scientists nagki-claim, yes, Big Bang is the origin of the universe. Pero ngayon, nagbabago na. Nagkaroon na ng concept ng multiverse.
kasi nagkakaroon, hindi na tumutugma yung calculation ng mga scientists dun sa kung ilalagay, kung gagawin nilang Big Bang yung origin ng universe natin, hindi na tumutugma yung mga calculation nila sa physics, kaya naglagay sila ng concept ng multiverse kasi at naglagay sila ng concept ng inflation para lang matakpan, parang ma-cover yung origin ng universe. Gagets mo ako? Pag sinabing multiverse, ibig sabihin yung Big Bang natin ay product lang ng naunang universe. Gets? Well, so ibig sabihin, there are infinite number of universes. Pero anyway, going back to your question, may naglikha ba? May nalikha. The problem here is that tinitingnan kasi natin ang universe as creation. Doon tayo naghahanap ng creator. Kasi tinitingnan natin ang universe as creation. The universe is not a creation. Kasi kapag ginamit mo yung terminology na creation, therefore, may creator. See it as a manifestation ng singularity. Manifestation siya ng singularity. Diba nag-expand niya yung singularity? So, ibig sabihin, itong universe natin, you can reduce that to that singularity, to that component of singularity, to that essence of singularity. Opo. So kung gano'n, hindi kayo naniniwala sa isang part ng dualism kung saan kung may nilikha, may lumikha. Kasi nga, yung sabi niyo, tinitingnan namin yung mundo or itong existence as creation, sa'yo manifestation. Now, yung kinukuhaan mo ng mga source, mas naniniwala ka po ba sa kanila kaysa kung yung mga nauna? Kasi maybe yung kinukuha mo na source ngayon, recently lang yan, or kung naniniwala ka sa mga old research or mga sinaunang mga teorya tungkol dyan sa mga paniniwala mo, bakit po naniwala ka doon pero hindi ka nagkaroon ng pagkakataon para maniwala sa Old Testament, sa New Testament, or sa Biblia, sa Quran, sa mga Holy Scripture? Bakit, kumbaga, hindi naging fair yung treatment mo doon sa mga sources? Naging fair naman yung treatment ko, memories. Actually, kaya nga nagbasa ako ng history para magets ko kung bakit nangyari na may iba't ibang religion within the Abrahamic circle. Nabinasa ko yung ano, although hindi ako masyadong knowledgeable sa Quran, pero yung sa Bible and sa New Testament, yun nga, kaya ako nasasabi itong mga ganito. Kaya very, very na wala talagang katotohanan yung mga nakasulat sa New Testament or sa mga kiniklaim ng mga Christians and Judaism and especially sa Islam. Yeah. But ano nga yung tanong? Sorry, nawala ako. So I think bilang Muslim, gusto kitang kumbinsihin, hindi para maniwala, na magkaroon ng pagkakataon para basahin yung Quran. Kasi very different kasi yung Quran sa Biblia, with due respect sa mga kapatid kong mga Kristiyano. Kasi yung Quran kasi, wala yung author sa mundo. Wala ka mababasang mga John, mga Jeremiah. Wala siyang yung mga sumulat mismo na tao doon sa mga katuruan or yung mga kasabihan or yung mga istorya. Kasi ang Quran kasi galing yan mismo sa Panginoon namin, si Allah Subhanahu wa Ta'ala. That's why siya mismo yung author, kasi 1400 years ago pinadala yung Quran as a Arabic texture. Dumating sa punto ngayong mga oras na ito, hanggang sa ngayon, ay Arabic pa rin yung nakasulat, hindi pa rin siya tin-translate. So bilang Muslim na mananampalataya, obligado sa amin na pag-aralan yung Arabic para hindi magkaroon ng hindi pagkakaunawaan kung ano talaga yung katuruan na nakasulat sa Quran. So naniniwala ako sa Old Testament, naniniwala ako sa New Testament, pero not in the way sa kapanahunan ni Jesus. Kasi nagkaroon na din ng pagkakataon dito sa Pilipinas or sa ibang bansa na hindi pinapayagan yung mga Kristiyano basahin yung Biblia, kasi sila mismo ayaw nilang iparating ng basta-basta yung mga katuruan, yung mga istorya, yung mga narrative sa Biblia, kasi ayaw nilang magkaroon ng pagkalito. So nagkaroon na ng pagkalito kasi nagkaroon ng different version. Kasi kung makikita mo,
may version si King James Version, may iba't ibang version yung Biblia, kaya nagkaroon ng hindi pagkakaunawan. Sa Quran, pinadala siya na Arabic, hanggang ngayon Arabic pa rin, walang version, nagkakaroon lang ng pagkakaiba sa translation. So ang point ko dito, magkaroon ka ng time para sa Quran. Kasi yan lang yung natitirang scripture sa mundo na hindi na iba, hindi nagkaroon ng ang tawag dito, version, kasi pinapahalagahan namin kung ano yung original na version na pinadala sa amin ng aming Panginoon. So may respeto ako sa mga Kristiyano, wala naman akong sinabing masama sa kanila, kasi bilang Muslim dapat namin ito hindi to tanong ha, ano lang to, advice lang to, bilang Muslim dapat namin paniwalaan yung Old Testament, dapat namin paniwalaan yung New Testament, pero kailangan din namin paniwalaan na kung may Old at saka New, mayroon ding Last Testament, at yan yung Quran. So kapag nagkaroon ka ng insight sa Quran, maybe sa mga susunod na panahon, mga oras, pwede mo siyang share din. Kasi napakaraming historical, scientifical fact na nakasulat dyan. Tulad ng katuruan ng Quran na na-mention doon na mayroon tayong 365 days. So ngayon, nagkaroon tayo ng study na inside a year, isang taon, mayroon tayong 365 days. So kailan yan pinadala? 1,400 years ago. Wala pa yung mga teknolohiya. Tinuro na yung mga dualism, yung paniniwala sa mga anghel, sa mga holy scripture. Kasi bilang Muslim, naniniwala kami kay Jesus, naniniwala kami kay Abraham. Ito professor, panghuli na to kasi bababa na rin ako. Naniniwala kami kay Jesus, kay Abraham, kay David, kay Adam, kay lahat ng mga propeta. Kasi kung i-mention ko sa Arabic, medyo mahirap kasi Adam, Idris, Noah, Hud, Saleh, isa, napakaraming propeta na pinadala. So bilang Muslim, ito na yung panghuli, bilang Muslim, nire-respeto kita kasi pwede kong sabihin na mananaliksik ka din. Hindi pa dyan nagtatapos yung buhay mo, hindi pa dyan nagtatapos yung istorya mo. Maybe someday magkaroon ka ng time sa Quran, pwede kang magtanong sa akin kasi yan yung specialty ko, yan yung natapos ko. Nag-study rin ako sa Bible bilang Muslim kasi para maging fair. Ayoko maging one-sided lang na naniniwala ako sa Quran pero hindi ko naman napanghimasukan yung ibang religion. So, nag-curious ako sa'yo, nalaman ko sa'yo na kahit pa paano kumukuha ka din pa rin ng mga resources ng study ng ibang tao kasi hindi naman mag-exist yung knowledge mo doon sa certain things kung hindi ka nag-base. Pero sa akin, siguro doon tayo mag-base sa mas mga reliable sources na nanggaling sa mga tao na mas kilala, mas pinaniniwalaan. Tulad ni Jesus Christ, peace be upon him. Tulad ni Abraham, tulad ng mga katuruan ng lahat ng pinadala ng propeta. So, hanggang dito lang. Maybe 1-2 minutes, bababa na ako. Kung may tanong kayo rin sa akin, pwede kong sagutin. Makikinig lang ako kung ano yung itatanong na itong mga ibang guests.